Yun, magandang araw mga... Yun, magandang araw mga kagitara. So, wala man tayong tutorial ngayon. Magbablog muna tayo ngayon. Ito yung pinaka-unboxing natin. Kung napanood nyo yung previous video ko, na picture ko to doon na may problema na siya, may buzzing issue na siya. So, matagal-tagal na rin na last ko siyang pinaayos, 2 taon. Alam mo na, gitara, nag-worn out. So, wala akong spare na gitara para maayos ko siya. So, ito, pasama ako kay Mrs. Tagal-tagal rin ako naghanap-hanap online at nakachamba ako dyan sa MOA. Masarap mamili dyan kung may talagang ano ka kasi yung music store dyan, nakahilera lang. So, marami nga pagpipilian. Luckily, ang sale ay ang Crescendo. Tamang budget lang hanap ko. Humbucker naman na pick-up kasi may single coil na tayo. So, tara, simulan natin. Excited na ako. Karton. Manual. Ito yung gitara natin, yung packing hininga. So, manual natin sa laman. Sensya na guys, wala tayong lamesa. Ito yung room natin. Wow. Iconic guitars. So, ito pala yung nakikita ko. Ang mga type ng gitara. Yung Gibson. Wow! That's unbelievable! So, poster siya ng Gibson. Epiphone. So, ito pala yung mga iconic guitar. Ito nakikita natin na pinapangarap ko lang dati. So, dyan ka muna. Panglaman, manual, at wala kong certification ba to na guaranteed original purchases. Ganda, okay. First time kong may ganitong mga manual kasi yung binibig lang wala eh. So ayun, lapat. Ilan liter strap. Try ko na to ng mga 15 minutes lang kaso nagmamadali kasi magsasara na yung mall, yung MOA. Kaya 15 minutes ko lang siya natry. Unawakan ko siya kasi ko masaya na ako dito. Okay na ako dito. So, maganda. Makabalot siya ng ganito. Oo, diba? Price niya talaga, 16,990 tapos sale na nag 11,990. So check niya din dito online. Yung Crescendo, meron din sila sa Lazada. Dito na tayo sa specs. Mahogany body siya. Top mahogany. Yung neck niya mahogany din. At tanong ko yung fretboard niya. So hindi na daw to rosewood. So rosewood, makikita mo na lang sa mga mamahaling gitara talaga. Headstock niya, nice Epiphone logo, last fold, machine heads, okay na, handicrafted in China. So, dotted inlays, 22 frets, na D-profile, classic 3-way selector switch, 4 knobs para sa different, separate ng tone and volume sa dalawang pickup. So, ito yung nagustuhan ko rin, yung zebra gibbons na pickup niya. Na ibig sabihin na iconic siya dun sa gitara na parang ka-slash na white and black. So ceramic pickup siya. Tailpiece, bridge, nahawakan ko siya. Ito rin ang nagustuhan ko kasi D-profile siya na fretboard yung neck. At para sa akin, matagal akong nakahawak ng strat na gitara. Global brand. Okay, ito itong SX siguro mga 8 years na. Bago pero maganda to kasi may spacing siya at hindi na ako sasabit sana. So far okay naman siya, malinis ang pagkagawa, makikita niyo siya. So maganda, diba? Maganda rin yung knobs niya, linis, pulido naman.
ito bolted siya ang apat, hindi siya yung naka-glue. So, first time ko karoon ng Les Paul na gitara. Ka-gitara, tunan na natin. So, yung ka-gitara, natono ko na siya. Try na natin siya. So, ito yung clean channel niya sa neck pickup. So yun, Ka-Gitara, maraming salamat sa oras mo dito sa munting unboxing ng video ko. Ingat ka palagi, Ka-Gitara.